Magandang buhay mga Corp! Welcome back to my YouTube channel. So for this video mga Corp, may panibago tayong iba bike check. Siyempre dito sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. So ang iba bike check natin mga Corp, siyempre gawa pa rin yan ng Promax. Ang Promax PM18. Ayan. So trivia again mga Corp. So meron tatlong 18 na gawa ang Promax. Ang PMX18, ang PM18 at ang ating iba bike check, ang nasa harapan natin, ang nasa likuran pala natin, ang PM18 Plus. So may plus siya mga Corp. Ayan, mamaya sasabihin natin pagkasimula ng ating pagbabike check na itong ating napakagandang mountain bike. Ayan, so syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated sa mga panibagong bike check na kagaya nito. Ayan, so yan, simulan natin mga Corp. Punta tayo sa bike check nitong Promax PM18 Plus. So ayan mga Corp, simulan natin ang bike check. Siyempre ng bike na nasa harapan natin, ya, wala yan sa likuran at wala yan sa gilid. Ang Promax PM18 Plus. Ayan, parang cellphone lang. Ano? Ayan. So mga Corp, again, kagaya ng sinabi ko kanina, ang Promax ay may tatlong 18 na gawa. Ang Promax PMX18, Promax PM18, at ito ang nasa harapan natin is yung Plus. So, ito yung latest model mga Corp. So ang pinagkaiba nito dun sa PMX18 at PM18 ay isa lang, may plus kasi naka-hydraulic yan mga Corp. O diba? Panalo. Okay. O diba? Okay na. Okay. Okay. So alright. Check. Okay. Simulan natin mga Corp. Ayun. So simulan natin sa frame. Ayan. Kita nyo yung frame niya mga Corp. Oo. Tawag ko dati 2-tone mga Corp. Ngayon, hindi na 2-tone. 3-tone na mga Corp. Hindi, joke lang yun. Tatlo yung kulay na makikita mo dyan. Glossy black. Tapos, light blue. Tapos, ube. Ayan, purple. Uy, meron pa palang gray dito. So, ang dami ng kulay niya mga Corp. Oh, di ba? Para siyang candy. Nakakagutom. De, joke lang yun. Ang size nito mga Corp is size 17. Ayan, 27.5 nga pala ang ating mountain bike. So, 17 to, tamang-tama. And ito mga Corp, ang kagandahan nito. Meron siya ritong curve. Ayan. So, hindi natatamaan ang iyong atlog pag ikaw ay nakatayo dito. At bagay na bagay ito mga Corp sa maliliit na tao. At syempre pwede rin itong gamitin ng mga kababaihan. Kasi alam naman natin na medyo ang average height ng mga kababaihan natin ay maliliit. So tamang-tama to sa babae at sa mga maliliit na lalaki. And napapansin nyo meron din lalagyan na ng inuminan. Ayan, sarap ng malamig na tubig dito. Yon. And ito, pag kinapa natin yung ating mga nakikita natin na decals o yung design, so pintura ang pagkakakapa ko talaga rito. Sure na sure ako, pintura ito mga Corp. Itong Promax na yan. Yan, dito, ganun pa rin, pintura. Dito, ito, wala. Ito, wala akong nakakapa, makinis yan. Yon. And hindi smooth welding ang ating frame. Marami siyang uod ng pagkaka welding. Ayan. Uod. May uod dyan. May uod doon. May uod doon. At may uod dito. Ayan. May bridge ang ating chainstay. May bridge ang ating seatstay. So maganda-ganda to. Matibay-tibay yan.
At hindi siya ganun kalapad ang ating chainstay. Dito pinadaan ang kable ng ating RD. Iyon. At ang ating size ng head tube, 120 millimeter. Ito. At straight tube to, mga karpa. Mukha lang siyang tapered kasi binuka to. Ayan. Pero straight yan. Eh syempre, yung steerer tube, straight pa rin yan. Ang ating suspension fork, mga karp, made from bakal. Bakal yung stanchion, bakal yung lower, 110 mm yung travel niya, na merong rubber dito, indicator yan ng sag. So yung bounce, ayan o. Baby shark, na joke lang yan. Ayan. And meron siyang manual lockout. At ito yung preload. Ito, pihitin nyo. Alam ko napipihit siya na yun. Yan. And dito tayo ngayon sa hubs. Yun. Ang hubs niya is made from metal. Bakal yan, mga kerp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang hubs. 32 pieces ang ating metal na... Nakalimutan ko na tawag dito, mga kerp. Rayos. And... double wall aluminum alloy, ito yung sinasabi nila na reflectorized. Hanggang ngayon, hindi ko pa natetesting yan kasi wala naman tayong ganyang rims. So, wala siyang tatak. Ang gulong natin, made by Ragusa na, Kaiden Race. 27.5 by 2.125. At ang gaganda ng knobs niya, mga orpo. Iyan. Medyo katamtaman ng laki niya para sa akin, yung knobs na to. Yan, ganito pala kakapal yung knobs. So, ibig sabihin, palitin na pala yung gulong natin, mga kerp. Kasi, hindi ko na nakikita yung knobs niya sa gitna. So, halos pantay na to, saka ito. So, mukhang naramdaman ko, palitin ang gulong ko bigla. Ayan, o. Again, Ragusa na gulong. Kaiden Race, 27.5 by 2.125. So, hindi siya ganun kalapadan. Ayan, hindi kagaya ng mga nakikita natin na bike check sa mga previous video natin. Double wall alloy na rims, bakal na spokes, bakal na stem na hubs. Yon. And tingnan natin yung cogs. Thread type, mga kerp. Nakita ko yung may space dun yun. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. 7 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. 15 teeth yung pinakamaliit. 28 yung pinakamalaki. Ayun, nakikita natin, mga kerp. Ito, may plastic sa likod. Trivia, mga kerp. Ito ay para lang hindi mag-lock yung kadena kung sakaling malaglag dito. Sasaluhin ng plastic. Yun yung pagkakaalam ko. Pakicorrect na lang ako, mga kerp, kung tama or mali. Ayan. O, diba? At ang ating RD ay made by L2 na A3. Ito yung ano niya, low screw, high screw. Ang pulley niya, plastic, standard size. Kadena, mga kerp, tingnan natin. Best ang tatak. Ayan. And ang ating crank set, bakal ang ating stem, bakal ang ating crank arm. Ayan. Na sa sobrang tagal na hindi tayo nagbabike check, mga kerp, nakalimutan na natin ang mga tawag, mga terminologies ng parts ng ating bike. Ayan, nakalimutan ka na naman, mga kerp. Crank arm, 170 mm made by bakal. Yung chainring natin, bakal pa din, 34 teeth. Na ang ganda nito, mga kerp, meron siyang protector na plastic. Ayan, nakita nyo naman, oh. So, maganda siyang tingnan. Ang ating seat clamp is made from aluminum alloy. At seat post natin, mga kerp, made from bakal. Ayan. Ayan, pitingin natin. Bakal Lodi. De joke lang yun. Ayan. Ang pedal natin. Ayan, matigas pa sa ulo ko to. Plastic. Ayan, madami talagang plastic. Plastic. Matibay din yung mga kerp. Alagaan nyo lang yung bearing na to. Itong pinaka-tornilyo dito. At ang upuan natin, mga kerp. Uy, ang lambot. Ang sarap upuan nito, mga kerp. Medyo may pa-curve dito. Ayan, pa-curve dyan. So, lalapat ang puwit mo dyan. Iwas ka lang. Baka ma-jempot ka kasi matigas. Yan o, matulis. And then, ang ating stem, mga kerp, ito. Ang tawag ko dito ay kamao stem kasi nakaganyan siya o.
nakayuko. Ngayon, gusto mo baliktarin mo, nasa sa'yo yung bahala ka. And ating spacer, meron tayong 10 mm dyan, may isa dyan. Ayun o, di ba? At ang ating handlebar, low rise yata ang tawag dito mga corp. Ayan, bakal. Ang ating handlebar, ayan, stem yata yung nasabi ko kanina. Sa sobrang tagal talaga nating hindi na bike check mga corp. Nakakalimutan na natin ang mga tawag dyan. Siyempre, ang ating hydraulic brakes ay gawa ng microshift. Ayan mo, dito microshift. Ay, may napansin ako mga corp, papakita ko lang sa inyo. Ito, mayroon siyang tornilyo dito. So, pag pinihit mo yan, nakita nyo, napapansin nyo, lumalapit, ito, lumalapit siya dito. Para kung maiksiman yung daliri mo, ayan, pasok mo lang to, pihitin mo lang, para lumapit dun. Oh, di ba? Ang ganda. Tapos, two finger lang siya, oh. Ang ganda nito, mga orp. Pang two finger lang yung kanyang, caliper ba tawag dito? O yung ano, lever pala, lever. Ayun, lever. And ang ating shifter ay L2:1 na A3. Meron siyang indicator na 158. So, tansyahan to, mga carp, dito. Pero dito, madali mo siyang makikita. And dito tayo ngayon sa kanyang rotor at caliper. So, microchip pa rin ang hydraulic caliper niya, mga carp. Ayan, nakikita ninyo. Uy, maganda to. Pwede kang maglinis ng ito. Nang hindi mo na tinatanggal yung buong caliper, tatanggalin mo tong clip, hugutin mo lang to. So kahit linggo-linggo ka maglinis, napakadali. Ayan, so plus pogi point sa akin to. And dito tayo mga carp sa rotor, 180 mm kung hindi ako nagkakamali. Ayan mga carp, wala sa sobrang tagal talaga natin, nakakalimutan na natin yan. Ito nakalimutan ko na dito mga carp. Ayan, so hindi siya nakatornilyo sa fork. Ayan, so meron siyang adapter. Tapos nakatornilyo siya sa gilid. So sa likod, ganun pa rin mga ka-erp. Ayan o. Nakalimutan ko na talaga tawag dito mga ka-erp. Sa sobrang tagal. At ang kagandahan nito, madali na rin tong baklasin kasi nasa labas siya ng frame. Hindi kagaya nung iba na nasa loob. Yun. O, diba? So palagay ko mga ka-erp, nasabi ko na lahat. Napakita ko na sa inyo or na-bike check ko na ang Promax PM 18 Plus. Okay, so ang tanong, magkano nga ba ito mga corp? So ayun mga corp, ayan, price reveal tayo ng ating pinay check na Promax PM 18 Plus. So hindi ako makapaniwala mga corp, nung sinabi sa akin yung presyo, sabi ko, talaga? De, joke lang yun. Ang presyo nito mga corp is 7,800 pesos. Kita nyo naman, naka-hydraulic brakes ka na na MTB. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. So, ilalagay ko sa description mga kerp yung kanilang Facebook link, Google Map, or contact number para sakalay kung gusto nyo mag-avail na to. Ayan, tumatanggap sila ng cash and home credit. So, pakimensahe na lang sila. Direktang mensahe sa kanila. Ayan. So hanggang dito na lang mga carp. Siyempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 16,000 tayo mga carp. Konting-konti na lang. Isang stretch na lang. Less than 100 na lang tayo mga carp. So see you next video. Maraming salamat. Bye-bye.